Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayong ngayon ay magtipon at sambahin ang puon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni San Andres Dunglac, isang pari at martir, at ang mga kasama niyang martir. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayong si San Andres Dunglac at mga kasama ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-isayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangan linisin natin ang templo at muling italaga ito." Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Sion. Nang 25 ng buwan ng Kislev, 9 na buwan ng taong 148, maagang maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin ayon sa itinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinilagan muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pongpiang. Ganito ring araw,
nang lapastanganin ng mga Hentil ang templo, lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo'y nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastangan ng ginawa ng mga Hentil. Ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayon ding araw, taon-taon, ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. 8 araw nilang gagawin ito mula sa 25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan. At ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Magsitayo na po ang lahat. Bilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit, ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin po na mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, Biyernes muli, araw ng ating maigting na pagpapakita ng pagmamahal sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Biyernes ulit mga kapatid, November 24, halos isang buwan na lang, Pasko na. Napakabilis ng panahon. Kaya for sure, kahit maraming problema, kahit marami tayong iniintindi, iniisip, kahit papano naman siguro, naiisip natin ang mga Christmas party, gift-giving, pa-raffle. At pag sinabing raffle, ang hinihintay natin yung grand prize. Ano kaya yung mga grand prize na pwede nating matanggap ngayon? Sino sa inyo, Lord, kung ibibigay mo, bakit hindi? Baka naman this time, Lord, makuha ko na ang grand prize. Lahat, walang masamang mangarap. Lahat ng nakahandang ibigay sa kanya ni Lord ang grand prize, brand new car, pumalakpak ng malakas. Wow. Parang iba ayaw na, ay meron na po ako eh. Wow. Sino kaya ang nakahandang bigyan siya ngayon taon at darating na taon ng Panginoon? Grand prize, house and lot. Sariling bahay. Parang iba ayaw na. Alam nyo, walang masamang mangarap. Pangunahing pangangailangan ng tao yan, sariling bahay. Kahapon, sa ating feeding program, I Thursday, nagsimula tayo 65 noong March. Kahapon yata ang pinakamarami. Ang ating pong napakain, 446. At kayo po ay lagi kong sinasabi, bahagi kayo nito. Yan pong mga binibigay ninyong tulong, hindi man kayo nakakasama, kayo po ay bahagi ng mga programang ito ng ating simbahan. Ito po ay feeding program para sa mga kapatid nating nasa lansangan. Kaya nga kahapon, ipinaalala namin sa kanila, huwag sasama ang loob ninyo. Kailangan maging tapat kayo sa amin. May isusumbong ako sa inyo. Kahapon, umamin naman siya. Pagkatapos siyang isumbong ng mga kasama niya, merong isa sa kanila, may bahay na, may paupahan pa. Umamin naman siya. Pero nung ini-interview na ho namin yung ibang umamin, hindi lang siya, ilan silang umamin may bahay. Pero nung kinakamusta at tinatanong namin, maniwala ho kayo,
may mga sagot na nakakalungkot pakinggan. Sabi nung isang matanda, Father, may bahay po yung anak ko, yung kapatid ko. Doon po ako tumutuloy. Sabi ko, so araw-araw naman pala meron kayong inuuwian? Hindi po. Nakikituloy lang po ako. Pero pinapaalis din po ako. Alam niyo mga kapatid, iba pala yung bahay na natutuluyan sa natutulugan. Pinapatuloy, pero hindi pinapatulog. Isang lugar na kung saan ikaw ay tinatanggap, kinikilala, pinapahalagahan, inaalagaan, nirerespeto. Tanungin mo ngayon ang sarili mo, nandun ka ba sa lugar na iyon ngayon? Yung hangarin natin, huwag lang magkaroon ng malaking bahay. Huwag lang magkaroon ng mamahaling bahay. At minsan, hindi lang sariling bahay, kundi isang lugar, Father, na sana pahahalagahan ako. Tinatanggap ako. Nirerespeto ako. Tamang-tama sa mga pagbasa natin ngayon. Sa ating unang pagbasa, kung narinig natin, lalo na kahapon, sa aklat ng Makabeo, kung paano ang templo ng Diyos ay nilapastanganan nila, nilagyan nila ng mga Diyos-Diyosan, ngayon sa araw na ito, nilinis, inayos nila ang templo ng Panginoon. Pagkatapos linisin, itinalaga nila ulit ang lugar na iyon para sa Panginoon, para sa Diyos. Kaya nga po ako, kapag ako ay nagbe-bless ng bahay, ang una kong hinahanap, nasan ang altar? Nasan po ang altar ninyo? Ayun, nasa ilalim ng hagdan, pagkaliit-liit na, pagkadilim-dilim pa. Nasaan ang altar? Ay, Father, ginagawa pa. Nasaan ang altar? Ay, ayun, Father. Maganda na sana eh. Kaya lang si Santo Niño, may katabing palaka na may barya at may katabing pusa na kumakaway-kaway. Naninigurado lang. Baka hindi sumagot si Santo Niño, may reserba. Anong lugar ang binibigay mo para sa Diyos? Paano mo pinaghahandaan ang lugar ng Panginoon? Mga kapatid, bago matapos ang taon na ito, magandang tanong yan. Mamaya ho, pag-uwi ng bahay ninyo, tignan mo, nasaan ang Diyos sa loob ng bahay ninyo? Nasaan ang lugar ng Panginoon sa buhay ng pamilya mo? Kaya nga, lagi nating tatandaan, kung babalikan natin ang ebanghelyo natin ngayon, ang hinahanap na lugar ng Diyos, hindi lang kwarto, hindi lang altar, hindi lang dingding. Ang hinihingi ng Diyos sa iyo, bigyan mo siya ng lugar sa puso mo. Kaya nga, anong ginawa ng Panginoon sa ebanghelyo natin? Nang pumasok siya ng templo, medyo nalungkot siya at marahil sumama ang loob. Pinalayas niya ang mga nagtitinda. Ano ang sabi niya? Ginawa ninyong pugad ng magnanakaw ang bahay dalanginan ng aking ama. Baka sabihin niyo, Father, hindi naman nagnanakaw ah. Nagtitinda. Para bang ngayon,
Huwag magagalit yung mga kaibigan naming vendors. Huwag magagalit yung iba nating mga kapatid. Sasabihin, kapag sila ay itinatama, inilalagay sa lugar, ano kuminsan ang sagot natin? Bakit? Masama ba? Naghahanap buhay lang. Hindi hong masama. Pero lumugar kayo sa tama. Huwag niyong kunin ang hindi sa inyo. Kaya sabi ng Panginoon, ginawa niyong pugad ng magnanakaw ang bahay ng aking ama. Hindi ito lugar para dyan. Ito ay para sa Panginoon. At tandaan natin mga kapatid, huwag natin hayaan na maging pugad ng galit, sama ng loob, ang puso natin. Kagabi may bisita ako. Meron siyang tinanong sa akin. First time lang niyang pumunta ng Quiapo. Huwag kayo magagalit. Minsan meron daw biru-biruan noon. May tanong sila. Sabi sa akin ng kaibigan ko, Father, totoo ba na doon sa Quiapo daw, yung mga nagdadasal, hindi lang yung mga deboto. Minsan daw, pati yung mga mandurukot nagdadasal din. Lord, sana malaki ang kita. Tapos nakita yung bag nung katabi, wow, ang bilis namang sumagot ni Lord. Sana tayong mga pumapasok na ng simbahan, tunay nating binibigyan ng lugar sa puso natin ang Panginoon. Nasa loob ka na ng simbahan. Puno pa rin ng galit, ng inggit ang puso mo. Nasa loob ka na ng simbahan, pati pagdarasal mo, laman pa rin ng isipan mo kung paano gumanti. Makalamang, mandaya, manira. Kaya ang sabi ng Panginoon, nandito ka na sa loob ng bahay ng aking ama. Tanggalin mo na. Linisin mo na. Ipakiusap mo sa Diyos. Panginoon, gusto kong tumuloy ka. Gusto kong manatili ka sa buhay ko. Linisin mo na po ako. Ayusin mo na ang buhay ko. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ito pong mga santo na ginugunita natin ngayon, San Andres Dunglac, hindi lang sa isa. Marami silang mga martir. Tumalikod sila sa makasalanan at mga makamundong bagay para sa Panginoon. Mga kapatid, ipagdasal natin ang bahay mo, hindi mo man pag-aari, hindi man masyadong malaki, hindi man mamahalin, huwag mo lang punuin ng material na bagay. Huwag mo lang punuin ng kasangkapan at kikitain. Lagi mong punuin ng pagmamahalan, ng pagtutulungan, ng pagbibigayan at respeto. Araw-araw, kumakatok ang Diyos, hindi lang sa pintuan ng bahay ninyo, kundi sa pintuan ng iyong puso. Araw-araw, patuloyin mo, hayaan mong manatili sa iyong puso, sa iyong pamilya, ang Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan
at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang atin pong itutugon, Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiyan na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halaman ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan sa krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa. Nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na pangangailangan. Sama-sama pa rin nating ipagdasal ng tahimik ang agarang pagwawakas ng mga kaguluhan sa buong mundo, lalo na sa gitnang silangan. Ang mga inosenteng biktima, lalo na ang mga bata, kababaihan at matatanda. Patuloy nating ipagdasal ang katahimikan, kaligtasan ng kaluluwa ni Father Fernando Nangding Carpio na ating iahatid sa huling hantungan ngayong araw. Ipagdasal natin ng mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagbigay, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Nazareno, alak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, iyayang ka, ay aming inialay, aming hiling, pagpapalang, buhay na dali. Pagpapalang buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan, na ang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, takaitaasan, pinagpala ang naparirito sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po si Father Fernando Nanding Carpio at ang lahat ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Andres Dunglac at mga kasamang martir, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala.
Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong tahanan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, sa mga kasalanan ko, ang buhay ko'y aalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang, habang Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang sampot, dasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailangan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat.
lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umangasa Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po at nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay kay kasama ko. Ang sampot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal na darama ko ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari po kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount po sa bulk orders. Ang oras po ng ating finance office ay mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon kapag Lunes, Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong booth sa BPI entrance at sa Cardinal Sin Building mula 5 ng umaga hanggang 8 ng umaga. Sa finance office, mula 8 ng umaga hanggang 8 po ng gabi. Maraming salamat po. Announcement, ipinagbibigay alam sa lahat na ang mga misa natin ng 9 ng umaga bukas, November 25, 2023, Sabado, ay ipagpapaliban muna para magbigay daan sa misa ng ordinasyon ng pagkadyakono ng seminaristang si Edward Jason San Diego sa ganap na 10 po ng umaga. Ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag nang banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon ay tahimik nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao
at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kaming nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Mga kapatid, muli po kasabay ng pasasalamat sa inyong pagsisimba ay ang pasasalamat po ng Simbahan ng Quiapo sa inyong patuloy din na pagbibigay ng tulong donasyon mula sa inyong kabutihan. Pinansyal, material na tulong. Yung pong mga pinansyal na tulong sa ating parish office, ang mga in-kind donations doon po sa may likod sa Benedict Building. Nandun po ang ating social service at relief office. Ang mga bigas, delata noodles, kape, sabon, malinis na tubig. Kahit walang kalamidad, tuloy-tuloy ang pagbibigay ninyo, tuloy-tuloy ang pagtulong natin. Tayo po ay naghahanda na rin ng pamaskong handog para sa kanila. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating social service kung nais po ninyong magbahagi pa. Salamat po kahit meron kayong mga sarili-sariling pangangailangan, pinipili nyo pa ring gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipin Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sa isang na aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro